Guys, for today's video, didi-discuss lang natin yung pagka-cash in sa inyong GCash po. And why I think may advantage kahit papaano and medyo may disadvantage. Tara, pag-usapan natin 'yan. Sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quinto's Review TV. So if you're new on my channel, I do reviews about Smart Padala, PayMaya, TrueMoney, Shopee, Computer Shop, GCash, franchising, crypto mining, and cash and other stuff na meron na akong experience at ginawang ko na yun ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so to start with, this is just my point of view guys. Huwag niyo akong ibabash. Point of view ko lang to. So, you can express your own point of view din. Create a video if you want. Walang problema doon. So, hindi ko kayo inu-influensyahan or something to that effect by providing my point of view dito. Okay. So, at least na-clear ko na yun. Kasi, maraming nang babash. May basher ako. Maraming, may negative comment about the GCash po. Though, marami rin naman sumasang-ayon sa akin. So, it's our own point of view. Wala naman akong sinisiraan. Sinasabi ko lang, katulad nun, yung last video ako about GCash po, na-disappoint ako. Anong gagawin ko? Disappointed ako. Okay, let's move on. So, kung ikaw ay agent na ng GCash po, well, congratulations sa'yo. Wala naman problema dun. At least kikita ka. Walang problema. But, ito yung ibibigay ko sa, ipapakita ko sa inyo kung ano yung advantage ng may GCash po and ano yung nakikita kong disadvantage. Okay. Sa GCash po, meron kasi, once na GCash po outlet ka na, so meron kang free tarpaulin na GCash po ka, tapos, basically yun lang. And then, syempre, meron ka rin mga bonuses na matatanggap sa every GCash transaction mo. So, na-explain ko na yun dun sa previous video ko, dun yun na lang check. Para dito, ito yung naging problema ng karamihan na GCash po outlet na sila, approve na sila, okay na yung app nila, pero walang laman yung GCash po wallet nila. So nagtatanong sila kung paano malamanan yung kanilang GCash po. So I've been talking to GCash po distributor kasi nga nag-alok din sila sa akin. Nagpunta sila dito actually and hindi ko tinuloy yung pagsasubmit ng document sa kanila. So, nagpunta sila dito and nagalok na maging GCash po outlet ako. So, doon ako nagtanong-tanong. Paano ba malagyan ng laman ng GCash po wallet? Well, dahil sila nagpunta dito, pwede ako magpa-load sa kanila. Distributor kasi sila. So, meron akong number nila. Itetext ko na lang sila. Tapos pupuntahan na lang ako dito para loadan yung aking GCash po wallet. So basically ganun. Merong distributor na maglo-load sa inyo. Ngayon, paano naman yung ibang tao na nag-apply online and na-approve na maging GCash po outlet? Di syempre hindi nila alam kung sino yung distributor nila. So what you need to do daw guys is to submit a ticket. Ayan, pag nakapag-submit na kayo ng ticket, magre-reply sila sa inyo doon sa registered email address or kukontakin kayo ng distributor tapos i-schedule yung pagpunta sa lugar nyo para maloadan yung GCash po wallet nyo. Some distributor are really reliable na active sila and some naman is medyo lagging. Usually sa mga far-flung places, medyo lagging sila doon. Pero like dito sa Metro Manila, madali. Pag sinabi ng distributor na bukas pupuntahan, bukas mapupuntahan ka. Yun yung gagawin nyo para malaman nyo kung sino yung distributor, mag-submit kayo ng ticket, and then, yun, kukontakin na kayo ng distributor via email. Or kukontakin kayo via dun sa cellphone number nyo. Okay. So, okay siya guys. Para siyang naranasan nyo ba yung mag-electronic load gamit yung mga SIM card before? Ayan, meron kaming parang wholesaler na rider na umiikot dito sa area namin tapos niloloadan kami. Minsan, ang sistema niyan, sasabihin namin dun sa rider, kuya pa-load, tapos, sige, luloadan ka na niya, then, babalikan niya in the afternoon. Doon ka magbabayad in the afternoon.
minsan naman pag nakabalik na siya at naubusan ka na ng load ulit, pwede ka magpa-load ulit sa kanya, then kinabukasan na niya kukunin sa'yo yung bayad. So, pwedeng ganun yung mangyari, and nakikita ko na possible yun mangyari, lalo na kapag naging trusted or reliable ka rin GCash po partner na marami kang transaction sa kanila everyday. Okay yun, di ba? Okay yun. Yun yung long term na nakikita natin in terms of ano funding yung sa GCash po nyo. Ang nakikita ko namang disadvantage dito, nakarely ka sa kanila. So, paano kung hindi available yung distributor na yon, or bakit kailangan mo pang hanapin yung distributor na yon? Ewan ko guys ha, but correct me if I'm wrong, meron naman daw na online way for you to deposit funds sa inyong GCash po. Sorry guys ha, wala talaga akong experience about the GCash po. Pero, kung totoo man yon, edi mas convenient yon sa mga nasa metro places, sa city, kasi makapag-transfer lang sila ng funds nila papuntang GCash po wallet nila. But, yung mga far-flung places, yung mga barangay, mga sityo, so nakarely din talaga sila sa mga distributor, which is medyo one of the setback na nakikita ko, or one of the negative na nakikita ko, kasi masyado kang reliant sa mga distributor. Pero kung meron kang sarili mong bank account, and true nga na sinabi nila pwede kang mag-transfer using your bank account, then it's a good thing. Diba? Yun lang naman, yun lang yung gusto kong i-point out, and malaking tulong na rin na pumunta dito yung distributor and na-share yung information sa akin, and na-share ko na sa inyo kung paano kayo magpapa-load using a distributor sa inyong GCash po. Okay, yun lang muna sa ngayon guys. Thank you for watching. I hope you could like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala namang problema doon, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review Team. Bye-bye!